ko. Alam niyo kung bakit? Kasi mahal. Dito kasi sa Mindoro, sa probinsya, ay maakit ka lang ng yugan. Kahit hindi sa iyo, akitin mo basta walang nakakita. Yun na po. Mga kachong at mga kachong, ipapakita po namin ngayon ang pagbiak ng mura. Ipapakita po ng tito ko pala. Ito po, ganito po magbiak ng mura. Ibiak na rin. Ibiak na. Ganyan lang po. Ganyan lang po magbiak ng mura. Yan. So, sorry, yun. Sabaw. Pati yan. So, yun mga kachang at mga kachang, pagbiak na po natin yung mura, ay kakahugin po natin siya, kakalkalin, ay ano, ang tawag doon, yung kakahugin, basta kung anong tawag dito, ganun po, dandahan po natin. Kukurin in English. Gaganunin po natin, dandahan lang po, kasi pag masyado po makapal, di po siya masyado masarap. Ang tawag po dito sa amin sa probinsya ay mura. Sa Manila po ay buko. Yung mga probinsya po na tumagal lang po ng dalawang buwan sa Maynila ay nagabuko-bukuhan na rin po. Ang sarap po mating hagisan itong buko sa mukha. So yun mga kachong at mga kachang, ganito po mag-good-good ng mura. Ganito po, dandahanin lang po natin siya. Yan. Yan, dandahan po. Tapos, huwag po natin masyadong kapalan kasi mapangit po. Manipis lang po. Po mga kachong at mga kachang ating kukudkurin at kakakasinago na pakarami po at sa sarap ay talagang mapapa-unrealize ka po. Sobrang sarap niya po. Mapapa-unrealize ka po talaga sa sarap. Kaya po kayo dyan, try nyo na po gumawa ng ganito. Napakasarap po. Po isipin nyo ito ay buko salad po. Ay hindi po. Ito po ay ano, yung sinagol po, ito po ay pang ulam. Ang buko salad po ay pang dessert. Ay, ang buko salad naman po ay pang mayaman. Ay, hindi po kami mayaman. Mahirap lang po kami, kaya walang dessert-dessert. Baga mga kachong at mga kachang, sa Maynila ay napakamahal ang mga gantong buko. Alam nyo kung bakit? Kasi mahal. Dito kasi sa Mindoro, sa probinsya, ay maakit ka lang ng yugan. Kahit hindi sa iyo, akitin mo basta walang nakakakita. Po, hindi po tayo kukuha ng mga buko sa mga ibang taniman kung hindi po tayo nagpaalam. Pero pag nagpaalam tayo, ay syempre, last yet ay na eh, bigay na yan, bigay na yan eh, hindi naman napabayaran. At least nagpaalam ka. Alam nyo baga mga kachong at mga kachang, maganda pala e ring panghilod. What? Kaysa doon sa panghilod na bato, kasi ere ay pag hinilod mo, kuskus mo lang, ha? Ganyan na yung akayuri mo lang yung sarili para pumuti ka. Siguro yung makasampung ano ka lang ng ganito sa mukha mo ay anong pumuti mo.
muna. So yun mga kachungat mga kachang, ilang buo na lang to, dalawat kalahating buo na lang. Excited na ako magluto ng sinagol. Makikita nyo kung paano ko yung lulutuin at anong itsura nun. Kaya bilisan pa natin mag good good. Mga kachungat mga kachang, ituturo ko sa inyo kung paano magkayod ang mindorenyang babae. Opo, may mindorenyang bagang lalaki. Ganto po mga kachungat mga kachang magkayod ang mindorenyang babae. Yan. Ito po ay may matatalim, may mga parang maliliit na tusok-tusok, parang ganyan sa lagarit. Tapos, ito naman ay makakayod kasi inalapat mo tapos na ganyan nyo po. Yan. Ganyan. Yan, diginan nyo lang po. Tapos, tumingin po kayo dito sa ano, kasi po, baka po tayo matapataan ay natatanggal po ang balat. Yung kamay ang nakayod. Yan, ganyan po. Masyado pong madulas yung kamay ko yan. Ganito po. Paulit-ulitin nyo lang po hanggang matapos po ang kinukudkod na nyog hanggang maging baon na lang po siya. Meron naman pong pakudkuran doon sa may labasan. Kaso po, hindi po ako nagpakudkod. Sayang naman po. 10 piso. Alam nyo na ang mga mindorenya, Pilipino. Basta kung ano-ano, matipid. Kaya, imbis na yung apakudkod ay mano-mano na lang. Kahit mapagod, ay magastos ka pa. Yung 10 piso ay pwede nang ilahok na sa miya yung dini. Kaya, mano-mano. 1 eternity later. Yan mga kachong at mga kachong. Ito na po yung ating mga nakudkod na nyog. Yan, tapos na po ako magkudkod. Ang pagod. Yan, ang dami na po nating nakudkod. Ang gagawin naman po natin ay pipigain. So, yun mga kachong at mga kachong. Ginagalit din namin yung mga lupad na nakuha natin nung kami ay nagbukad. Panoorin nyo yun kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay namin yung link sa baba. Yan, ganito lang magkayat. Islag-islag lang natin siya. Kasi, para mas rumami siya, kaya mas ano natin siya, mas paparamihin, kaya mas islag-islantin. Yan. Ganito magkayat po, mga kachang at mga kachang. Yan. Yan. Dandahan lang po. Ayan. Slant. Yun. Napakasarap po nito mga kachong at mga kachang. Mga kachong at mga kachang. Tapos na po natin dayatin ang ating mga lukan. At isusunod naman natin ang ating calamansi. Dahil isa ito sa nagpapasara ng ating sinagong. Pag wala nito, walang asin. Pangit naman pagsuka. Kaya dayatin na natin mga kachong at mga kachang. Pagkakayat, pipigain. Dapat pala may lagayan tayong pagpipigaan ng ating kalamansi. Pigain natin todong-todo yung wala na matitira. Kahit yung pait, masaid. Kasi napakamahal po talaga ng kalamansi. At madalang po ngayon makahanap nito. Ayun baga mga kachaw at mga kachaw. Pag may sugat ka, maganda yun sa sugat. Gamot yun sa sugat. Damn! Sarap, sana kalamansi juice na lang. Kaso pabang ulam natin. May nagkaulam magandang kalamansi. Ilalaw pala sa pangulam. Yun, so sunod mga kachong at mga kachang, magkagayat naman tayo ng sibuyas, bawang at sili. Turn na! So yun mga kachong at mga kachang, wala na pala tayong gagayatin kasi gayat na pala. Kala ko ay hindi pa gayat, pero ginayat na ng aking lola. Kaya lutuin na natin. Mga kachong at mga kachang, nakalimutan po pong ipakita sa inyo na pigain ang ating gata. At ito po yung kakang gata. At iri naman po ang bunsong gata. Alam niyo po kung anong pagkakaiba ng bunsong gata at kakang gata. Ang kakang gata po, siya po yung original na gata. At yung bunsong gata po, hindi siya po yung pagkatapos po pigaan, nilagyan na to, tapos pinagyan po. Yun po ang pagkakaiba ng kakang gata at bunsong gata. Dito na naman ang ating kawaling napakaganda, may impok si pa. Yung mga
kachong at mga kachong, unahin natin i-gusta ang bawang at sibuyas as usual. Kasi ito naman kadalasan ang ginigusta. Lagay na natin. Bawang. Ang bawang. Hintayin natin pumango siya. About it. Yan. Hintayin natin siya mag-brown or bumango. Basta maamoy mo namin. Diba? Yan. Tignan na natin ngayon ang sibuyas. Para mawala ang kanyang lansa. Kunin siya ng sili. Hindi siya nakunin ng camera. Ayan, nilagyan ko na siya ng sili. Ang sili ay papawala ng lansa ng ating dukan. Tapos, lagyan naman natin ngayon ng paminta. Lagyan natin ngayon ng paminta. Ayan, ang bango. Ayan, paminta. Ayan, mga kachang at mga kachang. Pritong-prito na siya. Sunod naman natin ang ating bura. Ito po maglagay ng dahan lang po. Yan. Yan, dahan lang po siya. Ilalagay. Napakasarap lang po. Suwabe. Yan, sabay. Haluin po natin. At alam ko naman sa inyo na sanay kayo maghintay, lalo na ang iyong mga single dyan. Mga kachong at mga kachang, alam ko naman ang kumulo na siya, kulong-kulo. At isunod naman natin ngayon ang ating pinaglagaan ng lukan. Kasi kung wala ito ay hindi magiging masarap ang ating sinagol. Kaya itaktak na natin. Pulbos ng luyang dilaw para siya yung magpapakulay. Dapat hindi pala dilawang kulay nito, kulay green. Kasi tingnan nyo naman mga kachong at mga kachang. Luwaluin natin siya mga kachong at mga kachang. Yun, so yun mga kachong at kachang. Nakikita nyo naman na may efekto ng kanyang poison o kulay. Wow, may poison pa. Mga kachong at mga kachang, tingnan nyo naman ang ating sinagol na niluluto. Wala nagpapaasim sa ating sinagol. Mga kachong at mga kachang, itaktak na natin ang bunsong gata. Bunso muna bago papa. Yan, halu-haluin pa natin habang para mahalo ang kanyang gata. Mga kachong at mga kachang, ilagay na natin ang bunsong gata. Ilagay na naman natin ngayon ang kakang gata kasi kung wala nito, ito kasi ang nagpapasarap sa sinagol. Tara, ilagay na natin mga kachong at mga kachang. Ang bango niya. Mga kachong at mga kachang, pipigain natin itong mga natirang to. Siguraduhin nyo nakahugas kayo ng kamay. Ako nakahugas na kasi. Yan. So, yun mga kachong at mga kachang, kung hindi available sa inyo ang mga ang lupan, pwede naman lahukan natin siya ng piniritong isda at ilahok sa ating sinagol at or hipon or agihes o tahong ni Carla. Pwede yun. Pero tingin ko lang sa lahat, lahat masarap yun. Kasi iisa lang din yun ang naiba lang sa kanila ay yung kanilang laman at panlasa. Pero ganito ding style yun. Basta sundin nyo lang ang ating proseso. So yun mga kachong at mga kachang, mahalagang haluin siya ng haluin pa hanggang maluto kasi yung gata niya ay magiging malabnaw. Haluin lang yan. Haluin. Mga kachong at mga kachang,
isang kasang calamansi syrup, kailangan natin gumamit na salaan kasi nandun pa yung buto niya at pag nakasama yung buto, magiging mapait. Kaya, sasalain natin siya. Yan. Ito ang nagpapasarap din sa ating sinagol ang kanyang asim. Kung wala nga nito, wala magiging asim eh. Hindi masyado magiging malasa. Yan. May ano man din yan, may katas-katas. Lutuin siya, kaya dapat siguraduhin yung nakapatay ang ating gasol o kalan o ano man yan. Kasi pag nagtaktak tayo ng calamansi at buhay yan, mawawala ang kanyang asim. Kaya siguraduhin natin nakapatay na siya. Ito siya mga katsyong at mga katsyang. Amuyin nga natin siya. Bangun! Sarap! Yummy! Gusto ko nang kainin. Mainit. Mga katsyong at mga katsyang, tikman na natin ang ating sina. Bango. Yan, salukin natin kasama yung mura. Yan. Ang init pa. Hipa natin. Ang sarap. Yung asim niya, malalasahan mo. Tapos yung mga lukan, yung seashells, mas malalasahan mo. Tapos yung pagkamura. Basta, di ko mapaliwanag. Lasang sinabol na masarap. Mamimigay tayo ng ating nilutong sinabol. Alam niyo naman, dini man din sa probinsya, dini man din ay basta makaluto kayo ng pangulam ay magbibigay tayo sa kamag-anak, sa kapitbahay. Kasi, di ba sabi nga, share your blessing. Tara, simulan natin ang pamamigay. Sinabol kayo diyan! Sinabol! Bagong luto, bagong luto! A few moments later. Ngayon mga kachong at mga kachong, isa na lang po yung natitira at ibibigay ko to sa aking lola. Lola sa kuhod. Ang daming alam. Mga kachong at mga kachong, nakadating na tayo sa bahay ng aking lola. Ibigay na natin ang ating masarap na niluto. Ayan ang aking magandang lola dyan. Lola sa lola talaga. Ayan ang aking lola. Ayan ang aking lola. Mga kachong at mga kachong, ang tawag nga pala namin sa aming lola ay hindi lola, inay. Kasi yun ang nakasanayan namin itawag inay. Parang siya yung pangalawa namang ina, kasi inay. Yan, inay ang aming niluto sa sinagol. Yan, so yun mga katsyong at mga katsyong, antayin natin ang sasabihin ng aking lola kung masarap ba talaga ako magluto. Masarap na. Parang napilitan lang yan saan nasa camera. Paborito talaga yun ng aking sinagol. Paborito niya yon kasi napakasarap ng sinagol talaga dito sa aming probinsya. Yan,